Ito po yung ship ng BRP Romblon. Samahan nyo po ako, tingnan natin ha. Ito po siya. Ayan, napakaganda niya, di ba? Nami-nami. So, andito tayo ngayon sa Mollyeloni, Iloilo City. BRP Romblon is the third boat of the Ilocos Norte patrol boat with a series of four vessels of the Philippine Coast Guard with a hull number of 3503 and classified as SARV, which means as Search and Rescue Vessel. On April 8, 2013, BRP Romblon SARV 3503 was deployed with a Chinese fishing vessel run aground in Tubata Harif. Romblon assisted with removing the ship's cargo and fuel. Hull number SARV 3503 BRP Romblon was built by Tenex Shipbuilding and commissioned last November 3, 2003, and the status is active. General characteristics: type patrol boat, displacement 120 tons, length 36.2 meters, beam 6.7 meters, draught 3.9 meters, and propulsion is 2x35008D Caterpillar engines rated as 1,044 kilowatt at 1,800 RPM, two shafts, one water jet, fixed pitch propellers, and a speed of 25 knots or 46 kilometer per hour with 29 mph, range 800 nautical miles or 1,500 kilometer by 920 miles at 21 knots or 39 kilometer per hour with 24 mph, with a maximum of 2,000 nautical miles or 3,700 kilometer or 2,300 miles at 12 knots, 22 kilometer per hour or 14 mph. Complement: 4 officers plus 16 ratings, sensors and processing systems for UNO navigational radar. Armament: 4 pieces of M2 Browning 50 caliber machine guns. Ladies and gentlemen, let's welcome BRP 3503 in Iloilo. Ito po yung BRP Romblon ng Philippine Coast Guard. Maswerte po tayo kasi binisita tayo ng BRP Romblon. Out po sa lahat ng Philippine Coast Guard ng BRP 3503. Do kami sa inyong lahat. Welcome to Iloilo City. Ito po yung senaryo dito sa Mollyeloni Street ngayong hapon, alas 5:30 ng hapon, at saka madami siyang mga katabing barko. Hindi ko lang alam kung anong klase, cargo ba ito or pambiyahe. Tapos ito po yung palibot ng Mollyeloni Street. Medyo matraffic pero malinis ang syudad. Tingnan natin ha. Pabalik tayo at ilibutin natin yung Mollyeloni palabas doon sa Fort San Pedro. I-comment na lang po sa baba kung nagustuhan ninyo yung ating video ngayon. Para sa susunod, ipifeature naman natin yung iba pang klaseng barko. O yung barko ng John B. Lacson Foundation. Sa susunod, baka ito yung papasukin natin. Malaking barko ito dito sa Iloilo. At saka meron itong university na mga seaman po yung mga nag-eskwela dyan. Tapos, merong mga katabing maliliit na barko, mga cargo, or hindi ko rin sure kung ano sila. Pero sa susunod, tingnan natin kung pwede natin siling pasukin or interviewin. Ito po yung view ng Mollyeloni mula sa Freedom Grandstand. Palabas po tayo doon mamaya sa bagong mall. At saka pa dadaanan natin yung Fort San Pedro. Kahit hapon na, nakikita kong sobrang linis pa rin ng mga daanan ng Iloilo City. Tingnan nyo yung Iloilo ha. Hindi lang maganda, hindi lang progreso, pero malinis na malinis pa talaga. Sige po, mag-enjoy na lang po kayo sa pag-view dyan ng mga barko, ng dagat ng syudad, ng mga pamboat dyan, ng kung ano-ano dyan, ng mga sasakyan habang dumadaan tayo, ha? O sige ha, bahala na kayo. View, 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 view!
lugar na ito pala ay hindi lang barko yung nakadock dito, kundi paborito rin ito ng mga taong nagjogging kung umaga, kung hapon at kahit sa gabi. Merong nagwo-walking, merong nagde-dating dito at marami pang iba. Basta dito relax sila, walang masyadong madaming tao, walang masyadong sasakyan na traffic talaga. Makakakita pa sila ng dagat at saka maaliwalas dito. Kaya paborito ito ng mga taong gustong mag-relax-relax yung isip nila. Shout out to all my friends, especially to my YouTube friends, John Lee Caliano, Melody Vlogs, Donabel Borgos Vlogs, Maki Vlogs, hi! Kamusta ka da? And then to all the viewers always supporting my channel, thank you very much. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. I will see you on my next vlog.